Question, ano sabi ay nigawas ang Seventh-day Adventist? Ako ang kutluon ang Milton's Encyclopedia of American Religion. History! The Seventh-day Adventist Church is an evangelical Sabbatarian church whose teaching have been supplemented by insights drawn from the prophecies and visions of its founder, Ellen G. White. Salamat, Mr. Moderator, og mayong hapon pag-usab sa tanan. Thank you kayo sa inyong pagdawat na ginimong lugar. Bisag dayo within pero nakita na po na mainiton ang inyong pagdawat na mo nilang kay ako at sa akong mga higala ng mga bilid na Katoliko. Katawa lang ko kay tawag anang kinahanglan ko daw unahon ang Biblia. Amot lang ko. Nabasa ba gitay? Nabasa ba gitay natong tema nga ato ang gibasa Sir Ramil? Ay noon, makasabot man sa putputa kay tawag anang ang nabasa raman ato si Mr. Ilan Langman. Di ba? Karo magkadito na according to the Bible and standard reference, either of the two ang imumulahon pwede. Grammatically speaking ha, either of the two. Wabanggingon dito nga, firstly, in the Bible, and secondly, and lastly, according to standard reference. No! Ang giingon sa topic, resolved that the Seventh-day Adventist Church was founded by the Americans according to the Bible and standard reference. Palusot na magulang. Nasa nato ang tawag anang wala? Ah, Biblia? Dili ana, oy. Dili ana. Wrong na siya. Okay, karon, panahon na lang po ang pagpamatuod. Sa palang ang kasulatan, mga sir, mga mga. Kapalutan nga, nagtudlo ang atong Ginoong Jesucristo nga muabot ang mga mini na propeta. Kanang mga mini ba? Sige ng mga mini, sa English pala, fake. Sa Latin pala, bogus. Muna gisulti sa balaang kasulatan, San Mateo 24:4-5:24. Manong nga ang mga mini na mga propeta magbitbit sabi sa iyang nanan. Objection, Mr. Moderator. Atong ihamyo ang atong kaatbang na mubalik sa tema. Point of order. Atong tema, maghisgot o propeta. Pwede ba imong basahon, Mr. Moderator? Basahin ang atong kaatbang o tinangian na kalimog siya. Pwede ba hangyo lang, Mr. Moderator? Pwede ba imong basahon? Point of order, Mr. Moderator. Excuse me. Pupos lang yung sa tema. Pero since nga, pagpapalog na niya, pagpapalog na pamatuod, isa pa sa iya pagpapalog. So ako yung pagdali. Point of order. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. Point of order. Point of order, Mr. Moderator. Remember nga ang topic, gitukod og mga Amerikano. Buti pasabot, nagapunting ko sa mga mini. So, ako aning panahon, di ba? Ikaw gagawin na nga, dapat kayo magsapaw-sapaw. O karo, ikaw unang kasapaw-sapaw, yung pagkahuman. Sige, kanayon. Kanayon sa'yo, muna akong giingon ba? Di ba? Mr. Moderator, ato ang respetuhan kung dapat na wow, tayo magsapaw-sapaw. Nang karoon siya unang kasapaw-sapaw. Dili unta na, kailangan mo ta sa insaktong lagda sa argumento. Sa bala ang kasulatan, nanong amo aning ipamatud-an kay gitagaan at pagproba na kanang sektang inyong ipasakupan. Gitukod nag mga mili. Mr. Moderator, nag-ruling na ka, Mr. Moderator. Okay,
Okay, excuse me, Mr. Moderator. Actually, Mr. Moderator, is ang tawag ining objection mahitabo lang na sa panahon sa interpolation. Yes, kung gusto sa kong kaatbang nga, buhatag sa iyang kuto, dapat point of order. Okay. Koreksyonan ko ni, kay anong naman, naamag ko sa isang tungkos, illogical sa panahon sa itong argumento. Nag-object sa panahon, pabahayag pa mangganin kung wakang magiging ng utana, nag-object ka na. Iyak palang daan, magkita na itong angkaridad sa ating kaatbang. Pero sige lang. Okay. Kining ato ang i-present. Ato magong ipakita ang tinuod ug ang baka. Pagpakita nato nga kanang sentang ilang gipasakupan, gitukod lang og kano. Automatic ang konklusyon. Peke. Peke yun! Karon, sa bala ang kasulatan, manunga ang mga nilig na propeta. Ako nang gilitok kanina ang sitas, hindi palang bugay. Anos ang manunga sa umaabot nga panahon? So, dili sa panahon sa Ginoo. Anos ang manang panahon na? Pag ingong umaabot nga panahon from the Middle Ages hangtod sa modern times, ayon, mahitabo nga manunga ang mga mili. Magbitbit sa iyang lana. Kumusta man ang Seventh-day Adventist Church? Nagbitbit ba sa ngalan ng Ginoong sa Kristo? Gabit-bit. Bit-bit. Uy, muna i-permitibo kang bibig nila. Sumanap pa ni Jesus Christ. O, di ba? Gabit-bit. Uyak mo abot sa ulahing panahon. Buat ipasabot modern times. Anos ka ba nagsugod ang modern times? From 15th century until present. Question, anos abi ay nigawas ang Seventh-day Adventist? Sa itong mga higala na kauban na sa to ang amigo, for your information, anos abi ay ang ako ang kutloon, anos abi gawas? Ako ang kutloon ang Milton's Encyclopedia of American Religion. Libro akong gibit-bit na sir ha, and hopefully, at bangan po ang libro sa kong kaatbang na maghatag pamatuon na kanang ilang pundok si Kristo Gatukon. Ha? Okay. Yeah. Sige mo din eh. Seventh-day Adventist Church. Uman ko sa Biblia, na yung mga minig na propeta, pagkauman, din eh, ang Seventh-day Adventist, King siya magtutukod. History. The Seventh-day Adventist Church is an evangelical Sabbatarian church whose teaching have been supplemented by insights drawn from the prophecies and visions of its founder, Ellen G. White. Ano sa 1863. Unsa may ilang tudlo, di ba si Ellen G. White propeta? Ingon pag Kristo, manunga ang mangimini nga propeta. Magtukupugina ko, pipinsyaan na nga ito ang Ginoong sa Kristo. So, pag itag Amerikano, muna ang rasa from Amerika. Si Ellen G. White, rasa from Amerika. Particularly sa Battle Creek, Michigan. Kana pagkatukod sa maong itong Iglesia. O niya, rehistrado po na. Diha sa gitawag o pagparehistro, gipakita kung kinsa ang founder. Anos ang natukod o ang ilahang rus o kinsa yung mga pangulo nila. Usa pa lang gani ni kalibro. Ang Seventh-day Adventist Church, dili si Kristo ang gatukod. Kundili, number one, Amerikana. Si Ellen G. White. Question! Amerikana ba ang atong manluluwas? Tubagad ako ninyo. Amerikana ba ang nagpalansang sa krus? Tubagad ako ninyo. Natingala ko, hindi asan pasakop. Diba? Sugo. O maguna ka lang sa balangod pa ng usurpation of authority. Sugo, sugo, nagsunod mi sa sugo.
usurpation of authority na. Tigpakaroon ingon. O di man naman itong topic. Sa Biblia, mili ka propeta, muabot ang panahon. O kana ka mga mili ka propeta, usag na si Ellen G. White. O ang iyang bana, Joseph Bates, J.N. Andrews, nagtukol sa Seventh-day Adventist Church. Ngayon, importante natin ang i-inform. Kaya kapalungo, naapo din sila din, kasuray-suray. Muna ako, makitaan po din yung mga sir, mga ma'am, naala sila. Kapawin na mo, ah, kinin mo ang mga tauhan na founder ani Amerikana. Hindi ko ano, ganun man, kaya dili man Amerikana ang maluluwas. Pudyo man to. O, diritita na, ganun man, kaya ka lang maong gitawag kung pundo ka again. Fake. Bogus. O, di na ako humangal akong 10 minutes, Mr. Moderator, kay naginam-hinam na kong dawat sa pangutanas ng kaano. Okay. So, matunay, nag-bilip na tumulit sa 2017 ka, sa inyong kinabili na sa atin. Okay. So, salamat sa inyong pagpaparot sa catastrophic speech na tinayos na nag-bilip mo ngayon tayo. So, okay na. Bigay ka din lang na lang yun. Kaya, kapag hindi ka niya, wala pa ako dito. Gusto na yun sa sulit. Ito wala na dito. Sinisa niya naman. So, ako, we have that. We have 3 minutes interpretation. 3 minutes, broke piano, and we have the rest. Come on. Okay. First question. Okay. Salamat kayo, Mr. Moderator. Sa din pangako ng pamunahan ni Mr. Agenceno, gusto na ako i-clarify sa Mr. Moderator o ilagani ka segundo ang pamunahan ay ang pamutubag, kung wala ka segundo ang tubag ay ang pamunahan sa pamunahan. Ako, clarify lang. Ang atong baby rules number 7, not more than 30 seconds for prohibition. 30 seconds. Ang number 8, not more than 30 seconds for prohibition. Kung pamunahan ka, 30 seconds. Dapat 30 seconds, mawala yung pamunahan. Kaya ang tubag, 30 seconds sa sarap. Okay, salamat. Okay. So, huwag na pamunta na, Mr. RJ. So, ako, excuse na. Okay. Number 9, doon na tayo na rule number 9, clarificatory questions must be answered for not more than 30 seconds. 30 seconds at kami ito. Okay. So, salamat ka, Mr. Corridor. Huwag na pamunta na, Mr. RJ. Sagalan sa Ginoo kinihimon nima, sagalan sa Ginoo sa gingang tinubdan o nabukas lagi sa yuta, imo bagyong barugan, mababasa ni Biblia o dili bakak, barugan dili. Deceptive question, Mr. Moderator. Klaro kayo ang topic Biblia o standard na referensya? Dili dapat ilan ba? Ang atong topic, Biblia o standard na referensya. Kung ba't nag-quote kayo ng San Mateo 24, pagkauman ato ang gitanaw ang kasaysayan kay imong ni Kristo sa umaabot na panahon. Yang kasaysayan ng imong nga kanang imong pundo ni pasakupan dito pud nagkana. Standard Meritricia, ang tema ang SDA Church, wala man niya ang propeta. Mauna na ako siya, ako ginamit ang sinanang sa Ginoo, na ulang ba siya na barugan niya na sumanas Biblia? Mayroon mo tanak pa ako sa Moderator. Counter clarification, Mr. Moderator, before ka maguli, lalo man kaayo na, pag kinimag na topic magod, lalo magod na, nagapunting sa minit ba? Nagapunting sa mga minit na mga magugulo. Huwag mo man na yung objective. Objection, Mr. Moderator. Counter. Ano ba? Object ba ka nga? Kaya ba diba? Objection! Objection! Ay, sir. Mr. Moderator. Mr. Moderator, nag-counter clarification pa tao. Wala mo
object, nag counter clarification ko ba? Nag counterpoint ko ba, Mr. Moderator? Ang objective sa kung ang pagpamatuon, mili, mo na objective. Bisag pagwanan mo ang nitrapur nitra sa tema, pero ang objective. Okay, ay, yes, sir. Patuloy na lang, sir. Patuloy ka. Inusak na ako ngayon. Sige. Hindi na ko kasi na ako. Patuloy na lang ang parok sa atin ito. Inusak na, di sa tema o pagpaparok. Ito sa iya, nagamit na mag-ibigsa sa pagpaparok. Sige, inisa na lang ako ang pangutana. Okay. Ipon po hindi, Mr. Moreto. Ngayon ko mong quotes Biblia. Kaya namas tima. Sige. Dapat, kung anong tanan niya bibutang, mas Biblia, hindi ba niyo katubag? Okay, sunod ng pangutana. Objection, Mr. Moderator. Oh, tunga na. Sige, Objection, Mr. Moderator. Ayaw, paghahat nagkukonklus yung gawa sa Biblia. Basta na ganyan kong tawag yung Biblia. Kung saan naman ito? Labong. Gawas ka! Side comment. O pagka, di luwa ko ng side comment. Kanoon na gani mo nga, nagbasa kong Biblia. Niingon ni mong wala. Nausa, no, ayaw ko pasangin mo iba. Nausa naman taro. Pagtaro, ayaw. Okay, okay. Ayusan para kwan. Bima, kwan, ayusan na ko na. Hindi kayo, may dito tutul ka. Okay na kayo, tutul mo ko, Jay, pero katulad ko din mo, qualify, mag-qualify ka sa atuwang mga pagkutana o conviction, pero tuloy-tuloy kanyang dutana, pagka kanyang focus na sa tema, kanyang proactive ka na tinig na mag-uwan, tuloy-tuloy dito paminaw na natin ang discussion ka. Ang mga katuloy na ito, magsingin ka yung bagay ko dito, na di ang katakaman, makulong pa na yung kanyang isyo. Magkakaya yung dawa ito, susunod na presyo, magkakulong sa kanyang dili gini na ko buian, Mr. Moderator. Kaya nga nung gibutang magot sa timang sumala sa Biblia. Dapat lagi magbuhat o may timang away Biblia. Ano yung anak ko pangutanon? Sige, question. Okay, ang ano question? Gigamit ni mo, Mr. Agencino, ang Mateo 24. Nga doon ay minik na propita. Naaba sa timang ang minik na propita na awala. Kategorikan. Yes, with qualification. Qualify na ko, ha? Yes! Nga naman, tungod kay sa tema, ang objective, ang pagkamili na simbahan ninyo. Wala ba't nagipamatunan na kung wakalang inyong pundo, ipokonog ka na. Palihog ko basa! Kay basing kalimu, may ako po katulad ng scripture, sinubod ang makakaro pa sa sakya o pagkasang kaya ng mga counter-objection, Mr. Moderator. Okay. Okay, sandali pa. Di pa. Kay ninghangyo pa ko sa moderator. Ninghangyo pa ko sa moderator. Ako sa ipa-clarify sa moderator. Palihog lang. Okay. Ako sa ipa-clarify sa moderator, katong iyang giingon, gibasa naman giyo sa moderator, naaway na ba sa moderator ng minig ng propeta, kayo mo proceed na yun ta sa iyang objection. Objection, Mr. Moderator? Ang kailangan ha, ang pagkakana, ito pa na naaway, ito-qualify. Yeah. Yes, qualification. Mabit lang ako mag-qualification. Ano mo ito? Okay, next question. Matod pa ni Mr. Argentino. Matod pa ni Mr. Argentino. Nga naa sa tema. Kibasa na sa moderator ni qualify ka bisag wala sa tema. Ang akong pangutana, kanang bang iwang qualification nga naa ning qualify ka nga naa kay mabasa o di pa qualify ka nga naa pero way mabasa sa tema. Naa wala. Mao bitaw gi qualify kay imply. Naunsa naman ang tao ba ni? Mao bitaw nga. Sir, excuse sir. Kapabagas ako sir. Maobitaw nga gi-qualify kay imply ang mo ipasabok indirectly. Grabe naman po, oy. Next question. Okay, sunod pangutana. Directly nga pangutana, directly nga tubag. Nakabasa ka na sa Biblia nga ang is the church tinukod sa Amerikano. Direct na tubag! Wait, nakapasikot-sikot!
Ano pa basahon ko mang kunemos Biblia nga wala ko man ang SDA anang panahon na. O di ba? Ay sa Mr. Moderator. Mr. Moderator, excuse me, Mr. Moderator. I have 30 seconds to qualify my answer. Di ba? Niabot ka ng question, no? Klaro ang akong ang gipadayag dili palang dugay na kanang SDA 1863. Ipabasa mo sa Biblia, napakakatas parang pangunahon na ala. Okay. Punal ka! Ang gawas na! Na-excite ko rin, nilapas ka sa laon. Padlo nga, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Objection, Mr. Moderator. Ang akong giingon na apabakaha ta. Bakit ito na ka? Ah. Para argumentum ad hominem. Ang imong imo karon ikaw man ang argumentum ad hominem. Counter objection, Mr. Moderator. Nadungog sa tanan at ang gigamit dili pa. Ka, gawas na tumudapig niya ang naminaw. Okay, nadungog. Side comment. Okay. Sunod pangutana. Matod mo dili di ay mabasa sa Biblia. Uyon ka na nasayok mo sa inyong pagbarog na gigamit ninyo ang Biblia. Kay dili man di ay mong nabasa sa Biblia na ang isti tinukos si Merkano. Uyon ka nasayok ka. Dili ko uyon with qualification. Nga naman nga di ba ko uyon tungod kay di magin mabasa ng SDA sa Biblia. Mabatasulpot lang ipabasa noon mo. Kanang gingon ni Kristo ba nga sa kumaabot ng panahon, iya nilang di isa-isa diha nga wala man. So mao na nga, kanang imong pundok, buto lang na nga resulta sa lipat. Okay. Sanod na katana. Ang kakatron nga dili ka mo uyon nga mabasa sa Biblia ang inyong tima, uyon ka. Ang ap, dili man pwede nga tima mo ibasahon sa Biblia. Naunsa naman ang tao ni para sa mga professional na, excuse me, Mr. Director. Para sa mga professional na, ang tema is butang, dili ang tema mo ibasawan sa Biblia. Okay, Mr. Director, objection. Ang tema na ingon mong pamatunan ko nga ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano sumala sa Biblia og standard nga referensya. Unsaon man niya pag-ingon, walay mabasa nga kinini ang gigamit man niya ang Biblia. So kinahanglan ka iyang basahon, aron mo iyang mapamatunan. Counter objection, Mr. Moderator. Ang presentation sa ebidensya, dili lang kay mabasa lang. Nano man kay kung kundi ko lang kasama basa lang ang buti pasabot anak di natamo sabot anak no o yan kanyang katong pagsabot hindi ani mabasa hindi natamo di ay ay Mr. Argentino, okay, Mr. Argentino, Mr. Moreto, na-counter pa ko. Na-counter pa ko. Okay. Biblia. O na po'y Biblia. Biblia o standard na referensya. Maumang gani na nga ako siyang gi-clarify, ako siyang gi-target, mabasa man ang iyang hima diyan sa Biblia. Matod pa na di ay mabasa. So, sa kahapon, bisa ka ako na itanong mo sa kulit na ang Okay, next question. Mr. Moderator, excuse me. Excuse me. Ang ingon sa mong tema, sumala sa mabasa at sumala sa Biblia o standard na referensya. Wala mang gibutang dito nga sumala sa mabasa lamang sa Biblia lang o sa standard na referensya. Ba't tayo na ba? Pag iyong sumala sa Biblia, ang presentation explicit and implicit. Counter-objection, Mr. Nag-counter na gamit ko. Nag-counter ka pa. Ang moderator maglunin na. Okay.
Okay. Sa ato pa, Mr. Argentino. Uyon ka na karon. Ah, sige, ako na in-next question. Aron ito madali. Oh. Sa ato pa, Mr. Argentino. Sa ato pa, Mr. Argentino. Uyon ka na di ay. Nga dili gidi ay mabasa sa Biblia nga ang isti itinukod o Amerikano. Uyon ka na gyud. Uyon ka na dili. Dili ko tawag inin mo ko yung qualification. Nga naman, pinakauna, ang nini nga propeta, klaro man ang kayo, muabot. Unya ka ng SDE magod, mga mini magod mo. Kanang mga mini magod mo, komentaryo na. Oh. Oh. Okay. Pero siguro na yung mga tulong na medyo hindi kayo magawag na ito na kami na nato, natapi na kami ha. So, dibili na sa kawan na hindi ito ka mo overreactive kayo. Okay. Para maturang mga natuwang proseso hanggang sa dayo, tuloy-tuloy hindi ka na-disturbo. Okay, Mr. Ah. Okay, Mr. Moderator. Naaman ko tayo role, Mr. Moderator. Dili pwede, di ba? Nag-ingon ka kaganina. Oh, naaman ko tayo role. Ang atong role, no side comment. Dapat, badlungo na ni mo. Oh, dapat badlungo. Okay, salamat. Salamat. Okay. Matod mo ka ganina, dili ka mo uyon nga mabasa sa Biblia ang SDE Church tinukod sa Amerikano. Unya, matod mo po karon, dili po kamuoyon, nga dili di ay mabasa sa Biblia ang SDE Church tinukod sa Amerikano, ang tuba, ang pangutana, mauni. Asay tinuod ani, nga imong wala uyunan, ang dili mabasa sa Biblia o ang mabasa di sa Biblia, nga ang SDE Church tinukod sa Amerikano. Secretor, Mr. Moderator, this is a question. Klaro magkaya kung tuba kaganina, mga sir o mga ma'am, ha? Ang SDA dili na mabasa sa Biblia kay sulpot na. Ang SDA mao na gipunting na kung namini nga nakasulat sa San Mateo 24:45-24 implicitly. Mao bitaw giklaro sa kasaysayan. Di ba? Grabe naman yun. Grabe naman yun. Grabe na yun. Okay, pag-yun ka. Tapos na siguro 30 seconds niya, Mr. Moderator. Sunod question. Okay. Ang sunod na ko nga pangutan na Mr. Argentino, kanunay gikang gabalik-balik kung imog yung giskutan, premise pa ni ha, imog yung giskutan nga dili mabasa sa Biblia kay sulpot ang SDE. Buti pa sa bot, kanara na yung imong iglesia mo, oy, dili sulpot. Ang akong pangutan na, makabasa po ka sa Mateo 24, versikulo 5, nga kanang imong iglesia ang ipasukupan nga katoliko, dili sulpot, Mateo 24:5. Immaterial ang question. Immaterial, yes. Objection. Immaterial. About pa sa out of topic. Sir, ako i-qualify, sir, ha? Anong immaterial? Anong man, kaya nga itong topic about Seventh-day Adventist. Surrender ko na, kaya ako ang pamatunan na katoliko na Asbibya. Ha? Ang sikatawanan. Ang katawa ko, 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 ang
Kay dili man di ay kamuoyon nga mabasa sa Biblia ang imong gipamatud og gibarugan nga Katoliko. So yun sab ka nga sulpot mo ka. Imaterial. Imaterial. Nga naman objection sa Katoliko pa. Yeah. Ah, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Pagkatan na, hindi ako katong napamasin pangutan niya. Kaya dito naman sa Katolik. Mr. Moderator, side comment. Okay, side comment. Ayaw pag-ingunan na Mr. Argentino. Kay mas kay nahibalo ko sa kong rule. Okay. So nganong nangutana kong ingon ana Mr. Argentino, kay ikaw mismo ning ingon ka ang agiste di mabasa kay sulpot. Munang nangutana kong mabasa ba pag imong grupo. Okay. Kung mabasa nako sa Biblia, kapitulo bersikulo, ang One Holy Catholic Church at bitawon yung pindi mo. No. Neil, para ang kauman ang debate. Mr. Moderator. Dili confraternity ang akong gamiton. Paminaw. Sige, nag-usag balik-balik. Og tawag ining mabasa ba Katoliko? Mabasa ba para di isulpot? Kaya hindi man sila mabasa, manangin sila sa tuha. Tagaan na ito kondisyon bisag wala sa tuha. Kung mabasa, pagkikugan ako mal, paninosa. Ani, i-challenge na ko ulit akong katman. Kung mabasa na ko One Holy Catholic Church sa Balaang Kasulatan, particularly sa Bagong Testamento, pangulong mismong Kristo. Aminaw sa, pag ikaw kahuman. Pantay lang, maninaw sa. Okay, ani ha? Kung mabasa na ako sa Biblia, letra for letra, One Holy Catholic Church, sumala sa nakasulat sa Balaang Kasulatan. Admit ako ninyo, matindi mo aning ipatiya karoon? Ang iyang question, Mr. Moderator, wala sa ato ang topic eh. Wala, nagisakyan ako sa Mr. Moderator. Okay. Hello. Moderator. Hello. Okay. Clarify. Side comment na. Mr. Moderator, kay sa makadaghan ang utana kong isti ining gamit siya po. Busa! Busa, Mr. Argentino! Dile ko basta ninyong magala sa inyo mga kalaaking mga nagsasalita. Sa sunod nga kang utana na ko, Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator, dapat maghatag ng ruling, Mr. Moderator. Na naman, siya mag-iuna nagawa sa topic eh. Siya na nagawa sa topic. Ang STA, hindi mo ginamabasa sa Biblia. Gipamutan lang ko niya Katoliko, o niya kung ako'y mabasa, pindi mo. Okay, next question. Okay, habi na akong nawala akong microphone. Okay. No. Sumala sa imong ginagamit sa makinig. True o no? O yun ka nagyod. Mawagyod ka kabasa di ang isti isulpo. Objection, Mr. Moderator. Wako ni gamit o 24-1. Ang ako gigamit, 24-4-5 o 24. Okay. Sandang na ka. Sa inyong kanina gigamit sa mga 24-4-5. Ang tara. Di mo mabasa. Diha sa mga 24-4-5 ang isti isulpo. Imura ng konklusyon. O yun ka. Basta sulpo, di yun na mabasa. Wala ka ng inyong kasulpot na mo, di kaya mo mabasa.
Okay. Kay dito na ay mabasa, ulong ka na namakak ka. Ay nakapapungod ka, wala yung mabasa, ulong ka. Dili, with qualification. Na naman kay, o bitaw nga, di mo mabasa, kay ulahira kayo mo, naguna ang Biblia, before mo nipot mo, kay parehistro mo ni Atong Mayo, dito sa 63, eh, mabasa mo sa Biblia. Bro, ate, nag-call ko nga bro, yan, no? Ang inyong hapong mga bisaktan, pwede mong katawa. Pila? 1 minute? 1 minute and 43 seconds. Okay. So, sa ganyan na pangutana mo, Bishop Agustino, sa kanunay, di pangutana kang mabasa ba sa Biblia na to mo bili? Di pangutana ko kang bili ba mabasa sa Biblia na to mo bili ko kang uyong bili mabasa? Maunak, Mr. Agustino, uyong kakaroon na nasayot kay kapatid na sa tima. Kaya wang maiklaro, di po pwede mabasa, di po pwede nga rin mabasa. So sa ako pa, walang mag-anak, uyong ka na sayot kay kapatid na sila. Dili ko uyong with qualification. Nga naman, kapag sugi magod na ko nga dili mabasa ang SBA, magpadayag ka na nga ang Biblia mas nauna kontra sa SBA. Kung may muna kong tawag ka ng basa sulpot, dili ka ni, dili na mabasa, buti pasabot, wala mo'y apil. Okay, sir. Okay, salamat. Sunod na pangutana. Nakabasa ka na sa Biblia. Okay, last question. Sir, nakabasa ka na sa Biblia ang Katoliko. Okay, that is true. Wala ka. Nabasa ba niyo sa Biblia ang ang Katoliko sa Matthew 24, 24. Immaterial, wapat na nagtapin ang Katoliko. Bichalis mo ito kaganina, wag ka nindawat. Ano ba? Okay, next question. Wala na, apa ba ito? Okay, sige na pa din. 21 seconds. Matiba naman si Bundo, hindi pati matarong ang dumog. So, kapapusan ka lang pala na. Sige. So, yun ka na, yun ka ron. Nawa ka kapagod sa iba, kaya kayo ang makakabasa sa Biblia. Ayan. Dili ko mo yun. Katila na ako gisulting. Ang kanang minig na propeta mo na si Rin Dewan o kanang SDA. Ay, tayo, Misa. Ako, salamat. Salamat kayo sa mga revolution. Oo, na kong kuyaw. Ano?